Hello, hello mga kabukid. Nandito na naman po si Magbubukid sa Bro de Walang Bukid. Guys, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, Magbubukid sa Bro, mamaya mo na isubscribe pagkatapos mong panoorin ang video na ito. Sa video na ito ay ipakikita ko sa inyo, nagtataka kayo bakit may baraha sa screen ko, ang baraha ng buhay ni Michelle. Watch out guys! Saan nga ba nagsimula ang lahat? Panoorin nyo ang part 1 video ng magreklamo si Michelle Flor Banaag sa Rapid Toll Point Action. Watch this! Iniharap niya ang kanyang unang baraha sa video na to. Watch this guys! Banaag. Ito nireklamo niya ang kanyang kinakasama tungkol sa pamimilit nito sa kanya na makipag kahit kapapanganak lang niya. At kung hindi siya papay... Anong ginawa mo? Yan ang unang video na nilabas ni Michelle. Unang baraha na nilabas ni Michelle. Ayan guys, sa unang video na yan, inilabas niya ang una niyang baraha ng pagreklamo niya kay Super Tekla. Panoorin natin ang susunod na video. Ang susunod na video naman guys ay nang kuhain sila ng ilipat ng bahay mula sa kondominium ni Tekla. Ito, pakinggan niyo to. Ilang parte ng video na inilabas ng part 2 ng Rapid Toll Point Action. Medyo okay naman po. Tsaka nakahingay na po ng maluwag. Okay. Kumusta yung mga bata? Sa oras na po yung bahay nila. Ano yung 400,000 at plus yung mga donations pa na ibinigay ng ilang mga celebrities at sabi mo, wala kayo na hawakan ni Cinco. Anong ibig sabihin po noon? Ano po, lahat po ng bill po ni Baby sa hospitals ay gumagamit pa rin ng shabu. Yes or no? Ako po? Oo, oh, and then... Matay na po ako. Hindi na po, matagal na po. Kasi sa bayan ko po si Tayclan, matagal na po. Meron kasi... Hindi ko po itatakot sa inyo, lalo't kayo po yung tumutulong sa amin. Okay. Magbibigay po ng panibagong simula po sa amin. Matagal na po, hindi na po. Yeah. Gusto ko lang maging patas dito ha, para ma-edit yung side niya, although this is from other people, para mapakinggan din. Kung ayaw ni Tekla, ito Tekla, mapakita lang namin na patas kami dito. Okay, yung mga taong nagsasalita in your behalf, sasabihin ko na. Number one, yun nga. In fact, meron pa kami narinig na si Tekla raw tumigil na, pero ikaw raw ayaw mong tumigil. At isang dahilan kung bakit daw nalubog si Tekla sa kanyang kinalulubogan noon dahil ayaw mo rin tumigil pa rin samantalang pinatitigil ka na niya at tuloy-tuloy pa rin daw pagsusugal mo pagkakasino. And then pangatlo, waldas ka raw sa pera. Anong masasabi mo tungkol doon? Hindi po ako nagkakasino at saka pinagsusugal. Pag nagsusugal po ako, siya po yung kasama ko, siya po yung nauuna lagi sa sugalan. Pupuntahan ko lang po yung mga, hindi pa ba ako nag-deserve, kwento ko lang po. Pupuntahan ko po siya doon, susundin ko po siya kasi wala po siya hinihingi. Ayan guys, yung part 2 ng video niya. Ilan sa mga part 2 niya na ayan, napag-anuhan na siya daw ay nasusugal at dito rin ay napagkamala ng netizen na siya ay may hawak na baraha. Pero sabi sa part 3 ba yun eh, sabi daw, yun daw ay isang face mask. So, panoorin natin ang ikatlong video ni Tekla, ni
Michelle with Rapid Tulpo. Panoorin nyo no guys itong interview na ito na sa part 2, yung napagkamalan daw si Michelle na siya nagsunog ng condominium ng unit ni Super Tekla. Panoorin nyo to na bago siya lumabas, nilinis nito at panoorin din natin at pakita ko rin sa inyo video kung kaano kadumi ang bahay ni Tekla na nililinis ni Michelle. Panoorin nyo to guys. Ibang out of town po. Tapos iwan po ako mag-isa doon. Bago po ako lumabas ng bahay para bumili ng pagkain ng kondo, nilinis ko po yung bahay na yun, sir. At saka, pagbalik ko po, hindi na po ako pinapapasok na ano ng... Ayan guys, panoorin nyo ang bahay na kung nililinis ni Michelle. Gano'ng kapunin ko surahan siguro? 14 lang araw na lang. Ayan pa guys, ilan sa mga video yan ng na pinaremier na Donicla and Tem and Team and Tandem, Donicla and Tandem. Ayan, pinakita nila yan ang video na yan kung gaano kadumi ang kundo unit ni Super Tekla. Ayan pa. O di ba? Ganyan kadumi yung bahay na sinasabing nililinis ni Michelle. Punta tayo sa ika-apat na video ng pang-rapid tool. Dito naman sa part 4, dito ay yung nagsalita na yung dating kinakasama ni Super Tekla. Ito na Kayo yun. po ay dating kinakasama ni Tekla. Yes po. Gaano katagal po kayo nagsama? Walang taon po. Walang taon. Meron po kayong anak, Apo. Ni Tekla. Yes po. Yung unang anak niya po. Okay. Apo. Isa po yung anak niyo sa kanya. Yes po. Isa po. At bakit po kayo nagkahiwalay? Kasi po, siyempre, medyo bata pa rin po ako. Gusto ko rin po umabot yung pangarap ko na matulungan yung pamilya ko, kaya nag-abroad ako. Kaya po comment lang din po ako dun kasi sa naririnig ko na man na close siya. Well, actually po, hindi naman po siyang ganun klaseng tao. Kasi sa 8 taon po namin magkasama, hindi na naman po nagawa sa akin na ganun. May time siguro na sa special relationship ng mag-asawa, may time siguro na hindi tayo po sa kaisipan. So, hindi naman naabot sa ganyan. Hmm. Na pwede naman po sa nang pag-usapan. So, hindi nangyari sa inyo yon na pinilit kanyang makipagtalik sa kanya at nung hindi mo pinagbigyan, nagwala siya, nagalit at ginutom ka? Nagutom po kasi pag sinabi ko naman kung ayoko, yan, gagawa lang din siya ng paraan niya. Magsalita. So, pinapayagan po namin siya magsalita. Now, kinukonta niya po lahat ng mga sinabi ninyo sa amin nung unang episode po ng magsalita kayo sa amin na in-upload po namin sa YouTube. Ano pong reaction niyo? Sir, totoo po lagi. I swear to God, sir. Maganda po kasi sana makausap niyo rin po yung nasa side ko, yung mga kapatid ko, mga pa, lalo po yung mga pamangkin ko. Bata po, ultimo 4 years old. Para po sana, meron din naman pong magsalita sa side ko kasi yung mga bata po na yun yung nakasama ko. Tsaka po yung mga friends ko na nakasama din po namin para hindi naman po parang unfair kasi ang dami po nila. Puro side po ni Tekla at saka kay Tekla po sila nakapanig. Panigurado po yung ano lang po ni Tekla yung maanin nila. Di ba po? Tama po, I agree with you. Kaya nga po papayagan ko na magsalita yung mapamanggin mo. By the way, si Tekla po ay ayaw pa rin magsalita. Hindi po natin siya masisisi. Baka pinipigilan siya ng kanyang network. Tayo nakakontrata siya doon and it's just normal. Ayan guys, ito na yung part 5 kung sana hamunin si Michelle para magpa-lie detector. Panoorin ninyo, lie detector and drug test, panoorin ninyo ang video na to. Sure. Ito po ay voluntary. At ito rin po ay gagawin kong kondisyon bago namin kayo ipagpatuloy at tulungan. Kayo po ay magpapa-lie detector test. Apo. Para malaman kung kayo po ay nagsasabi ng totoo o meron po kayong maitim na pakay at ito'y set up lamang Apo, para sir, malaman kung itong ginagawa niyo. So, willing ka? Good. At hindi lang ikaw, maging yung sister mo. Kasi nagsalita rin sister mo eh. Di ba? Sir, sino po sir? Ilan ba sister mo na kasama mo sa bahay? Isa lang po. Anong pangalan? Sabihan po. Yun ata yan eh. Di ba yung nagsalita sa video? Pinagsalita namin? Apo, apo. Yun ba yun? Apo. Hindi, kailangan yun eh. Hindi pwede, Apo. Hindi ka pwede magpresenta ng ibang sister. Dapat yun. Okay. Pangatlo, kailangan magpalay detector testing po yung pamangkin nyo. Yung nagsalita kapon. Okay, good. Now, meron pa pong isa, ma'am. Apo. Drug test. Sige po, sir. Anytime po. Lahat po yan. Handa po akong harapin. Good. Kahit si mismo. At ma'am, yung drug test, random po ito. Basta't mag-ready na lang kayo. Any day, bigla na lang kami pupunta. Kasama yung magtitest sa inyo sa drug testing. Kukunta kami ng isang ahensya na ito ay accredited ng DOH at on-site ita-drug test kayo. Apo, sir. Apo. Hindi namin sabihin ng araw kasi papaliwanag ko lang ano sa mga mananood.
Kasi yan daw ay kayang masikumbet ng mga utak. Hindi sila gagamit sa araw na yon. Inom sila maraming tubig, inom sila ng buko, etc. etc. So ang gagawin natin, random. Kami ang pipili ng araw. Basta darating lang kami, you have to be prepared for 1 week. Kayo po ay naka-standby ng sabah. And dito sa video na to guys, is nagsasa pa rin na nagsalita na tungkol sa kumbaga, isang attitude ni Tikla, ang kaibigan ni Michelle. Panoorin natin to guys. Kaibigan ni Michelle, Banaar, ano po yung gusto niyo sabihin, madam? Unahin ka na po, Sir Rafi. Hindi po ako ma-answer dito. Ang gusto ko lang po sabihin, tsaka yung nalalaman ko, basta po yung totoong alam ko, sabi na ako, tumaw po, pamayakas ni Tikla. Kasi kahit ako po, tsaka mga kaibigan namin na ayan yan. Alam mo yan, alaan mo naman yan, men, Tikla. Nung sinundan na alam mo yun, nagpatay si mama noon, Lori. Diba sinundan mo ko sa bahay noon? Na hindi naman dapat ikaw ang sinundan noon, nagpresinta ka na ikaw. Tapos, sabi mo sa akin noon, sa motor, men, baka gusto mo, labas tayo, ganyan, diba? Nagulat pa nga ako sa inyo, sabi ko, hala, sabi ko nga sa kayo, sabi sa'yo, diba? Ang sabi ko sa inyo, kinabahan ako sa inyo, gusto ko nang bumaba sa motor noon. Sabi ko, totoo ba yung sinasabi mo? Sabi ko, huwag ka mo naman ako, alam ko naman na asawa mo yung tropa ko. Sabi ko sa kanya, ganyan. At saka alam mo yan, Tekla, simulad sa pulmen, hindi ka pa artista, men, hindi ka pa sikat, walang-wala ka pa, men, sana naman, isip mo rin naman. Ayan guys, inilabas na dyan ni Michelle ang lahat ng kanyang baraha para sa kanyang pagpapatunay kung ano bang klaseng tao si Super Tikla. Una nagsalita ang kanyang kapatid, sumunod ang kanyang pamangkin at sumunod ang kanyang kaibigan. So, ano nga bang hawak na baraha ni Michelle? Sa part 5, part 6, bigla silang nagkaayos ni Tikla. Kaya, kumbaga parang hindi na ita, kumbaga tapos na lahat, pero hinamon siya. May isang netizen na nagtanong kung itutuloy pa rin ang drug test pagkatapos nilang pag-aayos. So sabi ni Rapitol, okay na ang lahat kasi tapos na naman ang mga pangyayari. Pero kumbaga naghamon si Michelle na itutuloy pa rin ang drug test. Panoorin nyo ang parting ito. Pagkasalita ako, sir, para po matapos na rin po ito. Kasi sobrang dami na po talagang banta sa bashers eh. Una po sa lahat, nag-ausap na po kami ni Tekla, sir, para po sa bata na lang. Kasi po ayoko naman po paglaki ng anak ko, malaman niya po ano nangyari sa tatay niya, ano kung pwede kami. Kaya po, nag-ausap po kami ni Tekla, sir. Okay, so, nagkaayos na kayo? Opo, para sa bata na lang po. Good! Ganun! Opo, pero sir, ano po, nag-ayos po kami, nag-iwalay po kami na maayos. Okay. Unang-una, sir, na hindi naman po character yung issue po dito. Hindi po yung karapatan ko bilang babae. Even though na nag-aayos po kami, madami po kasing bash na kung ano po yung mga sinasabi sa akin eh. Yan nga po, lumayo na po tayo sa issue. Stress na po ako, sir, tapos nadagdagan pa po ng stressing at saka depress po dahil sa mga nambabash po sa akin. Daming po ng pamilya ko at mga kaibigan ko po. Halos binababoy na po nila yung mga pictures namin sa social media, sir. Pinagbabantahan po pamilya ko, ultimo mga bata, minumura nila at pinapasa sa Facebook. Which is mali-mali po, sir. Bakit po ba na maliit ng tao lang ako, sir? Pwede na po nila akong ganunin at susgahan. At the first place, sir, hindi po nila ako kilala. Second, hindi po nila alam yung kung ano man po yung pinagdaanan ko sa buhay. Sabihin na po natin na nagkamali ako, sir. Nagkaroon ako ng bisyo na dapa. Pero ito po, bumabangon ako, sir. Nagbago po ako. Muli para may tama ko po lahat ng pagkakamali ko, sir. Ika nga po ng iba, habang may hininga may pag-asa, sir. Okay, ngayon, ang good news, nagtamad na sila. Ito ang pinaka-good news. Piling ka dapat ng tibas kasi wala kang utang na loob. Hindi pinag-usapan dito yung utang na loob. Okay, for the sake of argument. So, kalimbawa na lang, malaking utang na loob. Pinapalamon, pinamitan, tinulungan ng pamilya. So, kung ganun pala, pwede nang babuyin itong si Michelle at ang kanyang anak. Dahil sa ngalan ng utang na loob, yan bang ibig niyo sabihin? Na kapag ang isang tao pala may utang na loob, pwede siyang babuyin, pwede siyang rapin, pwede siyang bastusin, lahat pwede nang gawin sa kanya, tumahimik na lang siya diyan sa gilid dahil sa ngalan ng utang na loob. Ba't kasi hindi niyo hintayin yung ginagawa ng investigasyon? Michelle? Sir? Kung nagkayos na kayo, then well and good. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari. Apo. Patanong ko lang, sino una nag-reach out? Yung kapatid ko po ang kumontak po kay Itay Glass, pa po dun sa manager. Okay. Guys, ito yung part na tinanong ni Rapitol po kung hindi na matutuloy yung drug test. Pero ito yung sagot ni Michelle. Watch out, guys. Alay niyo ito test. Oo, lang galang. Gusto ko pa rin po sana ituloy yun para po pumukha po sa lahat ng medicine na nagbago na po talaga ako. Kahit po hindi na po magkakaso,
if you don't mind her, willing pa rin po ako para kung patahimik po yung mga netizens na nagbabad po sa akin, pati pamilya ko, pati po yung mga pamangay ko, sinasabihan po nila lang kung ano-ano magtama eh. Para kung mag-burn po yung issue na yan, papatunayan po po, willing po ako, sir. Okay, request mo yan, sige. Hawak niya. So, tuloy mo rin. Opo, sir. And then we will announce the result. Okay sa'yo. Opo, sir. Siyempre, mabibigyan ka ng kopya. Good. At ang reason mo kung bakit itutuloy pa rin kahit na nag-aregluhan na kayo? Kasi nga po, sir, ang dami pong nangbabas, ang dami pong nananapak na po sa pagkatao. Porque ito ba nagkamali ako noon, hindi nga po ako pwedeng magbagong. Para po malaman po nila na ito ko, tumatayo, nagbago. Maliit man po akong tao, pero may karapatan pa rin po akong magbago. Okay. Well said. Schedule na. Ayan guys, sinabi ni Michelle sa part 6 na kahit nagkaayos na sila ni Tekla, tuloy pa rin ang kaso. Kumbaga, ito yung hinahawakan niya, pinakaalas niya, pupusoy siya dito kung mapapas niya yung drug test. Kumbaga, hawak pa rin niya sa huling ito ang huling baraha. And panoorin niyo ang last part kung paano siya nabukya. Kung ano man po yun, idol, makakausap mo natin sa social. Okay. Palagay ko ito na talaga ang pinaka-pinali. Magandang hapon sa'yo, Michelle Lord Banaad. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon. Umatas ka na raw doon sa hamon mo kahapon na ikaw ay magpapa-drug test through the hair. Opo, sir. Kasi kung pinagalitan po ako ng tita ko kahapon pagkatapos po ng interview. Pinagalitan ka ng tita mo? Ba't ka pinagalitan ng tita mo? Sabi po kasi nila, may binat pa daw po ako, tapos po daw po muna yung pagalawin po ko. Ah, ganon? Opo. Michelle, mukhang sinunog mong sarili mo sa akin, mabibinat ka? Eh, ang gagawin naman sa buhok na isandali lang, yung gagawin sa 70 strands up to 100 strands of hair na yon, hindi pupunutin, bagkos yun ay guguntingin lang. Sinabi na sa'yo ng staff ka. Ayan guys, mabubukya na ba ngayon si Michelle? Panoorin niyo to kung ano ang mga sagot ni Rafi Tulpo sa kanya mga kung ano ang naging dahilan niya bakit siya ipapatuloy yung drug test. Kasi di ba nasabi niya sa DNA acid test na ayun ay after 90 days bago maano yung kumbaga ma-detect yung kung ikaw ay patuloy pa rin gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ito ay guys, ito yung kumbaga nawawala na utay-utay ang kanyang isang buong hawak na baraha. Kumbaga pupusoy na sana siya. Hawak niya na ang puso pero lalabas na sana siya na ang kanyang pinakaalas kung ito ay natuloy yung kanyang pag-drug test at ito ay kanyang naipa-negative, di ba? Kumbaga, nawala na, tanggal na ang pusoy, ang kanyang alas, ito na lang ang natira. Kumbaga, bukya siya. Ipagpatuloy natin ang panunood ng video. Ahapon pa lamang, di ba? Okay, sir. Paano ka mabibinat to? Hindi naman hilain yung mga buhok mo, kundi gugupitin lang, 100 lang ng buhok. Parang nagpagupit ka lang. Makinig ka muna, Michelle. Teka muna. Kahapon, kung matatandaan mo, okay na sana. May isang netizen nagtanong kung ipagpapatuloy pa yung drug test at saka yung urine test dahil nagkaregluan na kayo ni Tekla. Sabi ko, hindi na kasi nagkayos na eh. Ang nangyari, naghamon ka. Sinabi mo sa amin, hindi, gusto ko magpa hair follicles drug test to prove to them na inosente ako, blah, 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 blah. Ikaw naghamon, remember, sabi ko you don't have to, pero sige, pagbibigyan kita. Kaya nga, kung matatandaan mo, pagkatapos noon, marinig ko na naghamon ka, magpapadactis ka, using the hair, sabi ko, apa, eh matapang to, mukhang talagang nagsasabi sa to. Ayan guys, akala talaga ni Rafi Tulpo, ipagpapatuloy niya yung pagdadractis, kumbaga ipatutunayan na siya ay talagang walang kasalanan, ngunit sa bandang huli ay binawi niya. Tingnan natin ang huling part ng video na ito kung paano umiyak si Michelle at kung ano mga sinabi ni Rafi Tulpo. Pustisa na naging gilagit pa, balik siya sa gilagit. Pustisa na sana. Pangalawa, yung bang renta, matutulog ka na sana sa kama, ngayon matutulog ka sa lupa. Dahil, ewan ko sa'yo kung saan ka maghanap ng matitirahan. Now, doon sa mga bata, yes, nahawak sa mga bata, pero this is what I'm gonna do. Ikaw ay, i-refer namin
sa DSWD. At ang DSWD na ang gagawa ng assessment kung karapat dapat mo bang alagaan yung mga pamangkin mo. Kasi nga, ngayon, very clear sa akin na mukhang gumagamit ka pa rin. Huwag ka umiyak. Gumagamit ka pa rin. Huwag mo kutamahan. Now, kung gumagamit ka pa rin, hindi ka karapat-dapat mag-alaga ng mga bata. You really don't. Kaya, yung DSWD, pupunta dyan sa bahay ninyo, tatawagan namin ngayon, para gagawa ng assessment. At kapag nakita ng DSWD na ikaw ay gumagamit pa rin, at malalaman nila yon, ipupulo yung mga pamangkin mo sa iyo para wala ka ng cargo. Kasi parang baga, dahil gagawa ng assessment ng DSWD, ilitaw na gumagamit ka pa rin at yan ibibigay kay Tekla. Naumiyak ka ng dugo, wala na pakialam kasi hulig-hulig ka na. Hindi na. Ayan guys, yan natapos ang kumbaga cross case na ni Rakiton po dahil na ano na siya na ginagamit lang ni Michelle ang kanyang programa para sa mga bagay-bagay at lumalabas na rin ang mga ang ito. So, paano ba yan guys? Parang ito nga sinasabi niya. Kumbaga si Michelle parang gumisa siya sa sarili niyang mantika. So, kailangan kung magkikisa kayo, bumili kayo ng sarili niyong mantika. Ayan guys, thank you for watching! At kung hindi ka pa po nakaka-subscribe sa channel kong ito, Magbubukitsa Abroad, huwag kalimutan i-subscribe at kalimbangin para sa ma-updated kayo sa mga upcoming videos ko. Bye!